What's up guys? Mark Ramos, alas 2:49 ng hapon, Antipolo, Pilipinas time. Didirekta tayo doon sa pag-uusapan natin. So bibigyan natin ng reaction yung isa sa mga video na ipinalabas ni Colonel Bosita na isang traffic enforcer na nang huli pero walang plaka. So bigyan natin ng reaction pero panoorin muna natin. Ito siya. Huli ako ng enforcer, walang date number ng enforcer nang huli sa akin. Ito yung ticket. Ayan yung enforcer nang huli sa akin, walang plate number. Ayan yung enforcer nang huli sa akin, walang plate number. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Tinubos mo na? Opo, yung lisensya ko, sir. Tubos ko na. Magkano tubos mo? 350 sa Quezon City, sir. Saan ba nangyari yun, EDSA? East Avenue, sir. Yun, sir. Andun ako sa likuran ng bus. Eh, di ko napansin, sir. Eh, medyo malaki. Ngayon, sir, yung enforcer, sir, galing sa kabila. Pag-iutan sana, sir. Okay. Akala ko, sir, nag-u-turn lang. Kaya binigay ko yung sa kanya umikot. Yun, pinara niya ako, sir. At ano daw violation mo? DPS daw, sir, sabi niya. Bakit? Eh, kasi nakapasok na yung bus. Pumasok pa daw ako, eh. Sabi ko, sir, pasensya, hindi ko napansin, sabi ko, eh. Hindi malinaw sa'yo kung ano ang iyong violation. Oo, sir. At ang inilagay na lang, DTS. Oo, sir. Akala ko yung bus yung pinapara niya, sir. Baka kaya ka pinara, nag-ipit siya dahil sa'yo. Sir, malayo yung enforcer, napansin ko yun eh, kaya binigay ko, kaya medyo matagalan ako sa gitna. Anong makita mo na walang plaka, natikitan ka na? Hindi pa, sir. Eh, nung sinabi ko, sir, nung huli ka, wala kang plaka, sabi ko sa kanya. Eh, ito, ORCR ko, sabi niya sa akin, sir. Yun, tinuloyan na ako, sir. Pinakita sa'yo yung kanyang ORCR? Oo, sir. Pinakita. Kasi kakukuha niya lang daw eh. Tapos, sir, ang inaanap ko, sir, yung plaka mo, sir. Sabi ko. Anong sabi? Eh, ito, ORCR ko. May ORCR naman ako. Kaya hindi ko in-advise sa'yo na mag-contest. Malaki ang maabala sa'yo eh. Malaki magagastos mo. Absent ka lagi. Masakit aminin, pag kinontest mo, eh, malalakayan ka ng perwisyo. Hindi naman nila pinababayaran sa enforcer yung danyos. Kaya nga, sir. Kaya kinuha ko na lang, sir. Ah, hindi bale. At yung mga ginagawa nating aksyon, masusupil itong mga ganitong mali. Ang lalakas ng loob mang huli, sila naman, may paglabag din. Hindi maganda para sa mga motorista yun, eh. Kaya nga po, sir. Unfair naman, eh. Ano nga, nagpo-provide nga kami ng plate number, eh. Eh, hindi ko naman maipayo sa'yo na i-contest. Dahil nang malaki ang magiging danyo sa'yo. Kaya nga po, sir. Hindi naman pababayaran sa enforcer. Eh, sacrifice na lang muna. At umaasa naman tayo na yung ganyang sistema mababago din. Oo, sige. Ingat. Okay, sir. Salamat, sir. Sige, sir. Salamat, sir. Ingat po kayo, sir. Okay, dun sa video na yon, dun sa last part, may napansin ako. Ano sabi ni Colonel Bosita? Pansamantala sa ngayon, sacrifice muna. Ano nga ba ibig sabihin ito para sa akin? Boses lang yan, ha? Nabasa ko kagad. So, parang sinasabi niya, sa ngayon magsakripisyo muna tayo. Pag ako nakaupo na dyan, lilinisin natin lahat yan. Lahat ng problema na yan, lahat ng pagsasamantala ng mga enforcer na yan, lilinisin natin yan. Pag ako nakaupo na dyan, feeling ko lang, ganun, ha? Pero, feeling ko lang, malakas lang yung kutob ko. Hindi pa ako sure, pero yun yung nasa isip ko na sa ngayon, mag-ano muna tayo, magtiis-tiis muna tayo hanggang sa makaupo yan. Diba? Yun yung pakiramdam ko eh. So, dito sa video na to, ano ang magiging reaction natin? Ay, ang kakapal ng mukha ng mga enforcer na gumagawa ng ganito, talagang harap-harapan silang manghuhuli dun sa mga kapwa natin motorista, subalit sila ay may paglabag sa batas. Di po ba? Wala po tayong problema.
dun sa naging violation. Although hindi po malinaw, pero hindi po yun ang main concern natin. Ang main concern po natin is etong mga enforcer na to, hayagan nilang ipinapakita sa mga motorista na sila ay may violation at tapos manghuhuli. Katigasan po ng pagmumuka ang tawag dyan. Di po ba? Imposible naman, isa kang enforcer, nagpapatupad ka ng batas, hindi mo alam na hindi pwede ang walang plaka? Laging sinasabi ng mga boss nyo, no one is above the law. Pero pagdating sa inyo, kayo ay above the law. Yun ang ipinapakita nyo sa mamamayan natin. Uulitin ko, kakapalan na mukha yan. Alam nyo na wala at bawal yan. At siguro kung makahuli kayo ng walang plaka sa kalsada, sasabihin nyo ano? Diba? Bawal po ang walang plaka. Diba? Alam na alam nyo yan. Kakapalan na lang talaga yung mukha na pinapairal nyo. Laging sinasabi ng mga boss nyo, kapag may paglabag, hulihin. Dapat tinitikita nyo yung mga sarili nyo eh. Hindi ko po linalahat lahat ng enforcer. Hindi po lahat. Pero karamihan dito. Siyempre, madami magtatanong dyan. Yung mga hindi marunong mag-isip o yung may kakitira ng utak o yung pagpasok sa tenga ng impormasyon, ilalabas sa kabilang tenga. Hindi, pagpasok sa kabilang tenga, didiretso sa utak. Ito yung mga itatanong nila sa iyo. Bakit puro yung mga may mali lang na enforcer ang inilalabas mo? Natural! Kailangan ilabas yun eh. Kung wala namang ginagawang masama, bakit mo ilalabas yun? Di ba? So, hindi po sa pinipili. Pero karamihan, nung naiispatan, eh talagang gumagawa ng mga kalokohan. Di ba? Kung regular na enforcer yan, nakatayo sa EDSA, or nakatayo kung saan man, ginagawa yung trabaho. Di ba? Anong sasabihin ng tao kung ipalabas dito? Eh, yan naman talaga ang trabaho niyan eh. Di ba? So, eto, yung mga tao na dapat makuha na ng atensyon. Sila yung mga tao na gumagawa ng katarantaduhan, na labag sa batas. Di ba? So, hindi na pinag-contest ni Colonel Bosita dahil nga magkano binayaran ng tao? 350 pesos. Pero pag ikaw ay nag-contest, eh magkano ang sweldo mo? 600 a day or 550 a day times 3? 1,650. Nagutom ka, tatlong araw, plus 50 pesos sa lunch, 1,800. Diba? Gasolina mo, sa tatlong araw, nakamotor ka naman, sabihin mo ng 50 pesos. Diba? 1,850. Tapos pagod mo pa, di ba, naabala ka. Kaya ito yung sinasabi ni Colonel Bosita na pag kinontest mo yan, wala namang babayaran ng enforcer. Talo pa din tayo, di ba? So sila, continuous, huli lang ng huli. Walang problema, hulihin yan, hulihin yan, hulihin yan. Di ba? Di nga tayo masisisante pag mali ang huli natin eh. Sana, araw-araw nating nilalabas tong mga issue na to dito sa mga channel na to, sa channel ni Colonel Bosita at kung sa iba't ibang channel pa, na inilalabas yung issue regarding dito sa mga maling huli, eh dapat aksyonan. Dapat bigyan ng parusa yung mga enforcer na walang pakialam mang huli, na kahit alam nila na mali yung huli nila, di ba? Yun lang naman po ang sa amin eh. Sabi nga ni Colonel Bosita, di ba? Hindi ko hinihiling na maging sobra-sobra ang pagtingin nyo sa motorista. Ang hinihiling ko lang is maging pantay ang pagtingin nyo sa mga motorista natin. Di ba? So, bigyan nyo ng action. Hindi yung narinig nyo sa mga channel na to, napanood nyo, nag-comment kayo. Pero hanggang sa ngayon, ganun pa din. Patuloy pa din na ang mga enforcer natin ay gumagawa ng kalokohan. Siguro ako, makapanood ako ng isang video ni Colonel Bosita kung ako ang nasa nakaupo. Kung ako ang nakaupo at ako ang pinakamataas sa mga enforcer na to. Automatic yan. Bibigyan ko ng ultimatum. Isa o dalawang video lang ang mapanood ko. Sinisigurado ko, lahat ng mahuhuli. Sinisigurado ko, lahat ng manghuhuli na mali at hindi nila na-justify ng maigi sa akin, ang mangyayari. Sibak. Ganun kabilis yan. Pag may ganung action, ang mangyayari dyan, bago manghuli ang isang enforcer, kung hindi nila alam ang kanilang ginagawa at kung hindi nila alam ang kanilang ipatutupad, ang mangyayari dyan, pag-iisipan ng tatlong beses yan bago manghuli. At isa pa ang mangyayari dyan, kapag merong mga ganong option na sila, na kapag nanghuli sila ng mali, ay maaari silang masisante or maaari silang makulong, isang option pa dyan is kapag nagsalita yung motorista at ipinaliwanag yung side niya, at napatunayan na yung side ng motorista ay tama, dun pa lang kakalma na yung enforcer natin.
Diba? Ganun kasimple po. Ganun kasimple. Bigyan natin ng mga ultimatum yung mga enforcer na ganyan. Bigyan naman po natin ng pabuya yung mga gumagawa talaga ng trabaho ng maayos. Itong channel na to, uulitin ko po. Hindi naman po kami again sa lahat ng enforcer. Doon lang po sa gumagawa ng labag sa batas at nagmamalabis sa batas po. So yung last part talaga ang nakatawag ng attention ko eh. Tiis muna tayo ngayon. Diba? Ay nako. Tingin ko, ako, isa po ako sa nagpapatakbo kay Colonel Busita sa isang posisyon sa gobyerno natin. Tingin ko, nalalapit na po tayo dun sa katotohanan. Yun lang po ang pakiramdam ko. Sobra, nalalapit na po tayo sa katotohanan. Siguro, naiinis na din si Colonel Busita doon sa mga nangyayari. Halos araw-araw, minuto-minuto, may nagre-reklamo sa kanyang motorista. Tapos sasabihin, Colonel, hinuli kami, mali na naman yung huli. Or, Colonel, hinuli ko nung enforcer, pero may violation din. Diba? So, ang isang tao, bago magbitaw ng ganyan, natiis-tiis muna tayo, diba? Makikita nyo na agad yung logic eh. Naramdaman ko na eh, doon sa boses niya, at dun sa pagkakasabi niya na tiis-tiis muna kayo, mga mahal kong motorista. Tatapusin natin yan, tatagpasin natin yan pag tayo ay nakaupo na. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa channel na to. At maraming salamat po dun sa mga members natin na nag-join sa membership. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Kaya po, lumalaki ang channel na ito ay dahil sa inyo. Tinatangkilik nyo po at pinapakinggan ang ating mga sinasabi. At maraming salamat din po doon sa mga nagme-message sa akin at doon sa comment section na nagsasabing isa na namang kaaralan ang nakuha ko dito sa channel na to. I really appreciate that. Maraming salamat po, Colonel Busita. Tatapusin ko na naman tong vlog na to. Nang sasabihin ko, tumakbo ka na. Huwag mo nang patagalin. Madaming nag-aantay sa'yo. Madaming gustong magpatakbo sa'yo. So, isa lang ang gagawin mo. Pakinggan mo kaming lahat. Kailangan ka ng bayan. Maraming salamat po. God bless.